Paano lumalalim ang pagsamba po natin sa Diyos? Very basic yung aking sasabihin sa inyo, mga kapatid. Dahil kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, baka iniisip natin ang lalim na natin. Diba? Baka yung mental, ano natin, oh, malalim na ako. Okay na ako. Tapos, pag napag-aralan natin ito, eh, hindi naman pala. Okay, but before of that, let us pray. Heavenly Father, kami po ay nagpapasalamat sa umaga pong ito na patuloy mong pinag-aisa ang Espiritu ng bawat nandito, Panginoon. Ang ipod na lang sa umaga ito na kayo ang pumagit na, samahan niyo po kami, Panginoon, dahil kayo ang aming mahusay na tagapagturo ng aming buhay, Panginoon. Abutin niyo po ang pangangailangan ng bawat isa sa pamagitan ng iyong mapagpalang salita. Kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan at patuloy mong ihanda ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming pandinig sa pagharap at pagtanggap namin ng iyong mga salita, Panginoon. Ang pangangailangan ng bawat isa ay patuloy mong tinugol sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya't Ama, kami ay magpupuri, magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Lord God, tunay na napakabuti mo at aming inaangkin ang katagumpayan sa umagang ito. Sa ngalan mo, Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. Okay. So, paano lumalim ang pagsamba sa Diyos? Number one, so, ang malalim na pagsamba ay sandalan sa salita ng Diyos. Okay? So, loaded by the Word of God. Kaya nga po, sabi ko sa Colossians chapter 3, verse 16, ang salita ng Kristo ay hayaan ninyo lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalaanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umamin ng mga salmo, ng himno, at awitin espiritual ng may pasasalamat sa Diyos. So, pag sinabi po malalim ang pagsamba natin sa Diyos, dapat po malalim ka rin sa salita ng Diyos. Dapat sagana ka sa salita ng Diyos. Ang punto ko dito is, tayo po ba ay sagana sa salita ng Diyos? Kasi, kung totoong malalim ka sa pagsamba sa Lord, dapat more on knowledgeable ka sa Word of God. Hindi po po pwede na magaling tayo mag-worship, magaling tayo sumumpa, magaling tayo umawit. Pero pagdating sa salita ng Lord ay wala na pala. Hindi na pala tayo nagbabasa. Isang linggo na pala tayo hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Tapos sasabihin mo, malalim na rin naman ako eh. Ayaw ko naman. So wala pong malalim na pagsamba if once na hindi ka malalim pagdating at hindi kasagad sa salita ng ating Panginoon. So, bakit po importante yung ganitong bagay? Napakarami pong tao o Kristiyano na very good in worship, very good in talent, di ba? Very good workers pagdating sa Word of God with you. So, consider mo po bang malalim yung ganitong classic Kristiyano? If once na sa taong ito, gusto mong lumalim sa pananampalataya, gusto mong lumalim ang relasyon mo sa Diyos, laliman mo kung magbasa ng salita ng Diyos. Galingan po natin magbasa ng salita ng Diyos. Diba? Sa alalahan niyo, sabi sa Joshua, na meditate day and night. Meditate day and night. Hindi po pwede na basta lang tayo na gumagawa at gumagalaw para sa Panginoon, pero kapos naman tayo sa salita ng Diyos. Okay? So, mayroon pong tinatawag na revelation. Ang tinatawag pong isa is written and the second one is rhema. Diba? When we say written, na revelation ng Lord, ito ano po ito? Ito po yung mga kinukuha mo sa Bible na binememory verse mo para sa kanila. Ang point ko po dito, mga kapatid, pag wala po tayong salita ng Diyos at kapos na kapos tayo, mapagkakamalan po tayo hindi totoong malalim. Ba? Ang totoong malalim
nakikita niyo yun eh. Malalim ang tulog sa simbahan. Malalim po yan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Malalim yan. Agresibo yan. Magbasa. Excited yan. Magbasa ng Word of God. Hindi mo madadala yung malalim na relasyon mo sa Diyos sa pagiging active mo lang. Sa pagkantang. Okay? Kita yun? Bakit? Importante pong maunawaan natin ito. Kapag kapuntano ay nagkakanta, hindi po importante yung melody. Ang importante doon, nauunawaan ninyo yung kinakanta ninyo, kaya ka natatouch. Ganun din po yun sa Word of God. Yung Word of God, pag magbabasa ka, mai-enjoy mo siya at maiintindihan mo yung mga sinasabi ng Bible. If once naunawaan mo yan, yan po yung natatouch ka, doon ka po matatouch yan. Diba? Doon ka natatouch na ang galing ng Word of God, ang galing ng salita ng Lord. Ganito pala yung gusto niyang iparating sa atin. So, naiintindihan mo, kaya ka nagbabasa kasi nauunawaan mo talaga mismo kung ano yung sinasabi ng talata para sa'yo. Hindi po yung nagwa-Bible reading ka lang. Sabi ko kanina, yung unang revelation ng Lord na pwede natin maranasan is about the written. Okay? Yung mag-quote ka, ito kanya. The second one is yung rema. Alam po yung rema? Yung nagpapatoka ng salita ng Lord without any quoting the Word of God. Minsan kapag kamalalim po tayo, kapag kamaharap po tayo sa tao na in-encourage natin, hindi mo kailangan magsabi ng mga verse. Kundi yung word na sinasabi mo is related to the Word of God. So lagi po natin tatandaan, laliman po natin, mas marami po tayong alam sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi po tayo yung malalim sa pagsamba sa Diyos. Hindi po lalalim ang ating pagsamba sa Diyos kung tayo ay napakababaw na o walang-wala tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So, ano po tayo? Lagi po tayo updated dapat sa salita ng Diyos. Pangalawa po, mga kapatid, ang malalim sa pagsamba ay may panahon at oras na katagpuin ang Diyos sa panalangin. Tama po ba? Kung kayo po ay malalim sa pagsamba sa Panginoon, dapat po mayroon kayong quality time sa ating Diyos. Kung kayo po ang tatanungin, sa anong parte ng bahay niyo kinakatagpo, Diyos? Sa anong oras at sa anong parte ng bahay ninyo kinakatagpo natin, Diyos? Alam niyo, pag mag-sorbi po kayo, marami pong sisemplang. Maraming sisemplang kapag kagano'n, ang katanungan. Kasi, sanay tayo na mag-pray lang kapag may oras tayo na natira. Sanay tayo na kapag hindi busy, na kapag wala ng istorbo, tsaka lang tayo hanap sa Lord. Pero pag tinanong ka, saan yung place mo para kausapin ang Diyos at anong oras kayo ng kakatko? Hindi ko po pwedeng sabihin na best friend kita. Ang best friend ko yan si Mara. Tapos wala naman kami quality time sa isa't isa. Isang taon na kami hindi nag-uusap. Best friend ko ba siya? Diba? Wala kami communication, best friend ko siya. So kahit sinong sabihan mo, best friend ko yan eh. Oh talaga? Kaya kami hindi nag-uusap. Mga dalawang taon na siguro. Baka dati. Diba? So kasi dapat meron kayong quality time na inilalaan. Meron kayong panahon laging inilalaan para sa kanya. So, hindi po po pwede na malalim tayong sasabihin natin na malalim tayong sumamba sa Lord pero wala naman tayong quality time. Pwede ba naman yun? Wala tayong quality time sa kanya tapos sabihin mo malalim ka na sa pagsamba sa Panginoon. So, kaya makita nyo po, ang very good example ay si Jesus Christ sa Marcos chapter 1 verse 35. So, anong sabi doon? Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus, nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Pwede niyo pong sabihin sa akin, pwede niyo i-defend. Si Jesus Christ yan eh. Hindi na wala ko yan eh. Eh si Jesus Christ yan. Mga kapatid, kaya nga po good example, image of Christ. Kaya nga po siya yung ating
ginagawang hakbang. Siya yung ating sinusundan. Nagbibigay siya ng magandang halimbawa kung paano tayo magkaroon ng oras at panahon para sa Diyos. Pero, yun po, napakahirap ang isip. Totoo po na feeling natin, sobrang lalim na natin. Pero, alam niyo po mga kapatid, hindi po, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ko po alam po bakit ito yung message na ginawa ng Lord para sa atin. Kasi, baka masyado na tayong malaki yung ulo natin na totally matured na ako, totally open na ako, established na ako kung kanyang paglilingkod ko sa Lord. Pero pag diniscuss natin, what is the basic format ng pagiging malalim sa ating Panginoon? Gusto ko pong ipaalala sa inyo na if once na wala tayong quality time sa ating Diyos, hindi mo po masasabi sa sarili mo na malalim ka na maglingkod sa Diyos, na malalim kang magsamba sa Diyos. Yes, we're all ano? Di ba? Lahat ba tayo suspect? Lahat ba tayo wanted? Kung ganun, bakit hindi natin simulan? This year, bakit hindi na tayo magpakalanem? Bakit hindi natin magpisahan? Bakit hindi natin gawin? Past is past, nangyari na yun kung hindi mo nagawa last year at napakamalan mo yung sarili mo, malalim ka! This time, hindi na. Gawin natin. Kung gusto natin lumalim ng pananampalataya para sa ating Panginoon, kung gusto natin maging mature tayo para sa ating Panginoon, magawa tayo ng oras para sa Diyos. Create quality time para sa Panginoon. Pangatlo, kapag po, kapag ka po, malalim ang ating pagsamba sa Diyos, kapag po, kapag ka, naluluwalhati po natin ang ating Panginoon. Hindi din po ito nakikita sa pagiging talented natin. Very good in preaching, very good in singing, diba? Very good on clapping, very good on crying. Hindi po natin madadala yung kalaliman ng pagsamba natin sa Lord. Sana. Kapag ka ang mindset mo, kapag ka every time nagpapagamit ka at humahayo ka para sa Panginoon, laging mindset mo, dapat maluwalhati ko ang Diyos. Yung po is a sign na malalim ka na sa pananampalataya. Hindi yung, naku, baka mapahiya ako kasi ano ako dun eh, kapag kaya yung kinakanta ko, mataas siya, tapos hindi kaya ng boses ko. So ang tendency, parang ano, so hindi ganun. So ini-imagine mo lagi na, ito yung presentation, ito yung hiningi ko sa Panginoon, at ito yung makakapagpaluwalhati sa Diyos. Hindi po the way you sing, kundi the way you act, the way you teach, the way you talk, napaparangalan lagi ang Lord. Hindi mo pinagmamalaki yung buhay mo bilang Kristiyano, kundi yung pinagmamalaki mo yung buhay mo kay Kristo. Na kaya natin ito ginagawa, kaya ka blessed, presentable, di ba? Kaya ka pinagpapala ng tuloy, ng lubusan, ang reason is, merong Diyos na nagpapala at pinupuri mo sa buhay mo. Na kung hindi dahil sa Kanya, ay hindi mo mararating yung mga bagay nito sa buhay mo. Niluluwalhati mo siya sa buong buhay mo. Pinupuri mo siya sa buong buhay mo. Inaawitan mo siya sa buong buhay mo. Di ba? Kaya po, kapag ka, ano po yung sabi dyan sa awit? Ito ay isang... Ayan, so, pakinggan mo sana ang pag-ingi ko ng saklolo kapag tinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. So, imagine na yun. Alam niyo po, no? Makikita po natin, i-example ko po sa inyo, Sister Spiel. So, glory to God sa buhay niya. Every time na tinataas niya yung kanyang kamay, hindi po yun para sa kanya. Every time na tinataas bawat kampay ng kamay ni Sister Spiel, habang siya ay umaawit, ito po ay pagtaas ng kamay ng paburi sa Diyos. Boy, hindi po niya ginagawa yan para sa kanya. Kala natin ginagawa niya yun para sa kanya, hindi. Kala natin kapag nagkakampay ng kamay at itinataas sa Diyos, isipin na, ano kayang ginagawa? E
ito ay pagtaas ng kamay ng paghingi ng pagsaklolo dahil pinupuri niya ang Diyos sa buhay niya sa kabila na nangyari sitwasyon. Amen? So kaya nga, sabi sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sa anumang works natin, sa anumang kung ginagawa natin, sa anumang bagay, dapat lagi po natin isipin na nagluluwalhati tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga gawa. So yung achievement na meron ka, kaya nga po si Jesus Christ eh, sabi niya sa Matthew, di ba? Ano man ang hingin ninyo sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Para ano? Para maparangalan ang Ama. Di ba? So lahat ng works na ginagawa niya is to worship God, to glorify God. Hindi para sa kanya yun. Tayo po. Pag kumikilos pa tayo, tayo ay gumahayo or tayo ay gumagawa ng mga bagay, iniisip ba natin, ito ay ginagawa ko para sa Diyos. Baka nagiging wrong motive na tayo ay iniisip na, para maging close kami ni ano, ganito. Nakopera ko na siya, ganito kanya. Para i-schedule na ako ni kasi hindi pa niya ako i-schedule. Maaanohan nga ito. So yung motive natin na mali na. So dapat we works. Dahil iniisip natin, ito ay gusto kong maparangalan ng Diyos. Gusto kong magpagamit sa Lord dahil gusto ko siyang maparangalan. Diba? Gusto kong maglingkod sa kapwa dahil gusto kong maparangalan ng Diyos. Pang-apat ko, nagsilang po tayo. So may pusong tapat at sensitibo sa banal na Espiritu. Actually, dapat magkabukod siya. Pinagsama ko lang siya kasi ako po ay naniniwala na kapag hindi ka matapat sa Panginoon, ay hindi ka sensitibo sa banal na Espiritu. Diba? Kasi ang katapatan natin is nasusukat kung paano ka nagiging sensitive sa work of the Spirit. Diba? So kasi siya yung humaharap na every time na ito ay gagawa ng mga bagay na hindi tama, siya yung magpapaalala sa'yo ng mga bagay niyan. But dahil hindi ka sensitibo, hindi ka na nagiging matapat. Na hindi mo namamalayan na, andito pala yung Holy Spirit, andito pala ang Lord para magparamayin sa akin, pero ini-ignore mo, kaya hindi ka nakakagawa ng katapatan sa ating Panginoon. At ako po'y naniniwala na wala pong malalim sa pagsamba sa Diyos na hindi po dumaan sa banal na Espiritu. Amen. Hindi ka po magiging malalim. Hindi ka pwedeng hindi mo pwedeng malalim yung pagsamba mo sa Diyos ang ginagawa mo without Holy Spirit. Emotional lang yun. Walang Spirito na nangunguna sa'yo, na nagagaya sa'yo para gawin yung bagay na yun. Kaya this year, be sensitive sa Holy Spirit. Dahil siya yung magpapalalim ng relasyon natin sa Diyos. Siya yung magpapalalim ng paglilingkod natin. Siya yung magpapalalim sa pagsamba natin sa Panginoon. And once na hindi ka nagiging sensitive sa works of the Spirit, sa Holy Spirit, pag hindi ka nagiging sensitibo dyan, hindi po tayo magiging malalim sa paglilingkod natin sa Lord. Hindi po tayo malalim sa pagsamba natin sa Diyos. Amen po ba? Malalim po yung babagsakan natin kapag hindi po tayo naging sensitive sa works of the Holy Spirit. So, very important ito. Wala pong success na praise and worship. Walang success prayer. Walang success na pagbabasa ng salita ng Diyos without Holy Spirit. May naniniwala doon. Ewan ko lang kung kayo naniniwala doon. At ito po yung aking po pinapaniwalaan. Without Holy Spirit, we can do nothing to worship God. Hindi natin maluluwalhati ang Diyos, hindi natin mapupurihan ang Diyos, at hindi natin masasamba ng totoo ang Diyos kung hindi ka guided ng Holy Spirit. So, be sensitive. Nire-remind tayo lagi ng Lord na yung katapatan natin, may nagre-remind sa atin yan eh, na dapat ito na yung gawin mo. Dapat ganito yung bagay na ginagawa mo. Pag hindi ka naging sensitive sa ganung insight na binibigay sa'yo, mapapahamak mo tayo. So, kailangan, as a Christian,
As a believer, kung ikaw ay malalim sa pagsamba sa Diyos, dapat po, guided ka lagi ng Holy Spirit. So, 1 Corinthians, nasabi dyan, 1 Corinthians 14:15. Okay. Okay, so, ano ang dapat kong gawin? Sabi ko dyan. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng espiritu. Ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Ba? So talagang totoo po na totoo po yung works of the Spirit every time na tayo ay sing, magkakanta. Every time na tayo ay magkakanta, every time na tayo ay maharap sa Panginoon, sinasabay po yung ating mental ability na nag-aanyaya ka sa banal na Espiritu sa iyong pag-awit. Diba? So, pananalangin sa pamamagitan ng Espiritu. Imagine niyo po yun. So, parang ang communication na, pag malalim ka na pala sa pagsamba sa Diyos, yung communication na is yung isip mo related na sa Holy Spirit. Meaning to say, ikaw ay nananalangin hindi dahil sa kung ano ang nararamdaman mo at gusto mong sabihin, kundi yung pag-iisip mo ay ang Holy Spirit na yung nagagay at yun yung lumalabas sa bibig mo para sabihin. At doon ko lang po ito ay na-realize ko, bakit nangyari yung ganitong bagay nung time ng prayer meeting natin? Nangyari po ito sa akin isang beses. Nangyari ito isang beses. Kaya takot na po ako ito pagka ako yung sinasabihan, Brother Alman, ito na yung mag-prayer facility pa. Takot na ako. Parang nagkakobi ako sa nangyari. Kasi blanko yung isip ko. Biglang na blanko. Nawala yung isip ko, pero nagsasalita yung bungang ako. At iba, parang hindi ko pagmamayari yung isip ko para sabihin ng bunganga ko yung mga sitwasyon na nangyari sa buhay ninyo. Tablang ko ako. Ako ba yun? Hindi ako yun. Tapos maano ko yun. Paano mo nalaman ganito kayo? Aba, hindi ko alam. Wala akong alam. Ito po alam. That is the work of the Holy Spirit. Doon ko na-realize, kaya pala nangyari ang ganun bagay. Dahil nung time na yun, naging sensitive tayo sa work of the Holy Spirit. At hindi ko po yung gawa-gawa. Marami pong witness nung prayer meeting na nangyari yun sa atin. Amen po ba? Amen. So even yung tao na nagsalita ng ganung bagay ay alam niya sa sarili niya na oo, totoo nga. Yun nga yung nasa saloobin ko. At hindi ko naman po alam yun. Mali ko po sa mga buhay ninyo, hindi ako chismoso. Hindi po ako ganung klase ng tao. Pero bakit nangyari yung ganung bagay? That is the work of the Holy Spirit. Kung wala yung Holy Spirit, kung hindi ka guided ng Holy Spirit, hindi nyo po maranasan ng ganung bagay. So di ba ang sarap sa pakiramdam? And lastly, okay, ang totoong malalim na pagsamba ay kaya magpuri sa Diyos kahit may pinagdadaanan. Kahit kung may pinagdadaanan kang pagsubok, you can worship God. Yun po yung nangyari nung kay Hope. Diba? Si Hope, kung babasahin mo yung Hope chapter 1, 22 to 21-22, grabe siya mag-worship sa Lord. Sabi niya, kung ganun lang naman, kung ba naman akong dumating dito, kung ba din ako aalis, magpupuri pa rin ako sa Diyos, sabi ni Hope. Magtitiwala pa rin ako sa kanya, pupurihin ko pa rin siya. Ganun yung kaisipan ni Hope. Sa kabila ng kanyang pinagdadaanan sa buhay, kaya niya mag-worship sa ating Panginoon. Di ba nakakatuwa yung ating ano? Kaya ganun na lang siya, ipagmalaki ng Diyos, na itong si Hope, kaya pa niyang magsamba, sasambahin pa niya ako. Bakit? Kasi mismo kay Hope, dahil malalim yung pagsasama nila ng Panginoon, malalim yung bilang lingkod ng Diyos, malalim ang kanyang pananampalatay sa Diyos, malalim ang kanyang pagsamba sa Diyos, hindi magpapatalo sa pagsubok si Hope. Kahit siya ay magpagsubok, kaya niyang mag-worship sa ating Panginoon. Namin ba? Tayo po, pagkakaranas po tayo ng pagsubok. Ganun, ang kulat umawin. Ang kulat manalangin. Hindi ko kaya magbasa ng Bible. Ewan ko ba? Ganun ang iniisip natin. Bakit?
Kasi nga hindi tayo malalim. Kasi kung malalim ka, hindi ka magpapatinag sa pagsubok. Kahit ikaw may pinagdadaanan, kaya mong magbasa ng Bible, kaya mong manalangin, at kaya mong umawit para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, kung alam po ninyo yung kanta, yung hope, ano po yung kanta niyo? Yung, ha? Ayun, hindi ka nagkulang. Ano ba yung ano nun? Ano ba yung chorus mo? Be My Lady ba yun? Kahit kailan. Kahit kailan yung chorus. Yung umpisa. Tingnan yung umpisa nun, ha? Ano ang pag-asa ko? Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko. Isuro. Kahit may sulira yung harap. Kahit ako'y nangangamba. Di ba? Di ba na? Kahit ako'y nangangamba. Basta't ikaw ang kasama. Basta't ikaw ang kasama, panatang. Tapos yung isang, yung second stanza doon, kaya ikay isa sang pahit, paligid man ay matigil, Jesus, kahit may sulira, ang tangi, ang kahit ako'y nangaramba. Yung may portion kasi doon na, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Diba? So, imagine mo yung very inspiring yung kanta na yun, dahil makikita mo na, kahit siya pala ay pinagdadaanan sa buhay, kaya niyang umawit, kaya niyang sabihin, kaya niyang i-worship ang Lord na, kahit pa ako ay may pinagdadaanan, kaya kitang awitan. Amen. Ikaw ay kaya ko pa rin isambahin. Ganun pa tayo. Praise God kung ganun po tayo, na kahit tayo ay lumaan sa mga problema sa buhay, kaya niyong mag-worship sa Lord. Amen. And that is a sign na tayo ay malalim para sa Diyos. Alam niyo po, tignan niyo po yung verse na ito, ano? Yan pong awit, 42 verse 5. Ayan po ay isang kanta ni David, ano? Sabi diyan, bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siya kaawitan. Bakit po ito nagawa ni David? Alam niyo po, si David, nung time na ginawa niya ito, ay nagtatago sa kuweba. Okay? Bakit siya nagtatago sa kuweba? Wanted lang naman siya. Dahil papatayin siya. Sino ang papatay sa kanya at humahanap sa kanya? Walang iba, kundi ang kanyang pangatlong anak na si Absalom. Imagine niyo po yun, wanted ka na papatayin at ang papatay sa'yo na naghahanap para patayin ka ay ang sarili mong anak. Gano'n kasakit yun sa magulang? Okay lang sana kung police, okay lang sana kung militar. Pero yung mismong anak mo, yung naghahanap sa'yo para patayin ka, gano'n po kasakit sa magulang yun? At sa kabila ng pinagdaanan niya yun, sabi niya diyan, kaya pa rin niyang umawit sa Diyos. Nakagawa pa siya ng maraming kanta. Nasa loob siya ng kuweba. Diba? Nag-worship pa rin siya sa ating Panginoon kahit meron siyang malalim na pinagdadaanan. Alam niyo po kung sa atin yan mangyayari, pwede po tayong mag-backslide. Tama ba? Kung sa atin mangyari yan, na mag-aaway-away ang buong pamilya, sasabihin mo, since nag-aaway-away lang naman tayo, wala nang simbahan, wala nang magsisimba kahit kailan. Kasi ganito lang naman pala yung ating mga ginagawa. Ganun po tayo mag-isip. Kasi isipin mo, sayang pala, naglilikot tayo sa lahat. Nililingkuran natin ang Diyos, pero nangyari pa rin sa atin to. Hindi na natin kailangan magsimba. Alisin natin ang Diyos sa buhay natin kung hindi lang naman tayo magkakasundo. Ganun yung kaisipan natin. Pero si David, hindi niya inisip yung ganun bagay. Sabi niya, wanted ako ng aking anak, papatayin ako ng aking anak. Pero sabi niya, kaya parang kita kawitan. Magtitiwala parang sa'yo ang aking puso Panginoon. Ganun ka-inspire si David na kumanta. Mga kapatid, napakarami po sa buhay natin na nawawala. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo dati, kanina, kapag ka na tayo nagkakalabasan niya, kapag ka tayo may pinagdadaanan na, may pagsubok na, doon mo na makikita, matetest ang iyong pananampalataya. Na sa kabila ng pinagdadaanan mo, kapag mahina ka, kapag hindi ka malalim, hindi ka na magsisimba. Hindi ka na magbabasa ng Biblia, hindi ka na mananalangin. Kasi masyado pa mababaw ang tulog mo. So, masyado pang mababaw ang ating relasyon sa ating Panginoon. Malalaman mong malalim ka
Sa panahong may pinagdadaanan ka, sa panahong ikaw ay basag, kaya mo magtaas ng kamay para sa Diyos. Ang tawag po doon, is sacrifice of praise. Sacrifice of praise. Dahil ang hirap mag-worship sa Lord, sa totoo lang, na mayroon kang pagsubok na pinagdadaanan. Pag mayroon kang trial at dumarating ka sa punto na basag yung buhay mo, yung puso mo, hindi mo kayang magtaas ng kamay, hindi mo kayang manalangin, at hindi mo talaga kayang magpasa ng Bible. Kasi, alam mo sa sarili mo na, wala, basag. At hindi mo ito kayang gawin. Ano po? Pero kung malalim ka, mga kapatid, kaya mo gawin. Kasi mayroon tinatawag na sacrifice of praise. Ang hirap, alam niyo po, ang hirap itaas ng kamay pag may pinagdadaanan ka, pero ginawa mo. Ang hirap manalangin na basag ang puso mo, pero ginawa mo. Ang hirap purihin ang Diyos kapag kami pinagdadaanan ka, pero kaya mo siyang purihin. Ang hirap magbasa ng Bible kapag kami magsubukan, pero kaya mo magbasa ng Bible. Ang tawag yung sacrifice of praise. At yun yung gustong-gusto ng Diyos makita sa buhay natin. Na kahit mayroong sitwasyon sa buhay mo, mayroong nangyari hindi maganda, hindi mo kinalimutan ang Diyos sa iyong buhay para siya ipaturya. Amen po ba? Kaya mapapansin mo, bakit ito yung nangyayari sa atin? Bakit kung kailan dumarating pa sa punto, bakit ito nangyari yung mga ganitong pandemic na ito? Isa lang ang gustong patunayan ng Lord sa atin. Gustong makita ng Diyos kung sino yung malalim na sumasamba talaga sa kanya. Kasi kung mababaw ka, halos kasumpa mo na yung last year. Di ba? Halos iisipin mo na, ano ba nangyari? Ganito, ganyan. Burado na yan. Ano na yan? Hindi po. Gustong ituro ng Lord sa atin na sa kabila na nangyari sa taong yun, kung malalim ka, patuloy kang magtitiwala at magsasamba sa kanya kahit may dumaan sa buhay mo na pandemya. Amen. Amen? At natutuwa po ako sa manggahan, ganun. Praise God. Na may pinagdaanan, umiyak-iyak, basag-nabasag yung puso, pero nakataas ang kamay para pasalamatan at sabihin sa Lord, Lord, thank you, dahil ginawa ko ito sa buhay ko. Ganun yung manggahan, na ang lalalim ng mga hugot sa buhay, pero pagdating sa worship, sa praise and worship, pagdating sa prayer na, wow, totoo bang may pinagdadaanan ito? Parang hindi ko siya nakitaan. Kasi, mga kapatid, mayroong sacrifice of praise sa buhay mo na kahit mo mag-worship sa Lord, kahit mayroong kang pinagdadaanan. Na sa kabila ng basag na puso na iyo, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan mo yun, ay kaya mo pa rin gawin ito sa harapan ng Diyos. At in fact, mga kapatid, sa panahon tayo ay lumong-lumong, sa panahon tayo ay durog na durog, doon pa tayo palaki ng comfort ng Diyos. Amen? Doon pa pala kumukomfort yung Holy Spirit sa atin. Si David, kinasihan siya ng Holy Spirit na makakreate ng maraming kanta sa panahon basag at durog ang buhay niya. Amen? Tayo, sa panahon durog at basag ang buhay natin, doon gusto ng Diyos iparamdam sa iyo na siya ay laging nandyan para i-comfort ka. Kaya kung hindi ka magtataas ng kamay, kung hindi ka magsasamba sa Diyos sa iyong mga pinagdadaanan, hindi ka makukomfort. Subalit kung ginawa mo, yung part mo, tinaas mo at mag-worship ka sa Lord, kahit na ikaw may pinagdadaanan, bubuhin ang Diyos ang buhay mo dahil siya ang comfort zone mo sa panahon na ikaw ay basag at turong ng puso. Amen po ba yun, mga kapatid? So yun po, ganun kabuti ang Lord natin, ganun siya kabuti. Kaya po itong si Ho, kaya naman si Ho, kahit ganun yung kanyang pinagdaanan, napakatatag niya pagdating sa pag-worship sa Lord. Imaginin mo, halos sa buong history, si Ho ang nakaranas ng pinakamatindi. Pero bakit napagtagumpayan niya? Kasi kaya niyang humarap sa Diyos ng basa. Alam niyo, sa totoo lang, ang sarap lumapit sa Lord eh. Pag alam mo yung puso mo ay mabigat, hindi lang alam ng iba yun eh. Ang sarap i-release sa Lord niyan na hindi lang natin alam. Kaysa sa ikaw ay magmukmuk at sabihin, ayoko na yan, miss. Ayoko magbasa ng Bible. Ayoko magpray. Ayoko magsimba. Ayoko magworship sa Lord. Ang hindi niyo po namamalayan, ang pinamasarap na magworship sa Lord is yung tipong basag yung puso mo at gusto mong iparestore sa kanya. Amen.
Dahil yung pure heart na meron ka, na nawala sa'yo, gusto mong ibalik ng Lord yun. Kaya bakit hindi yung burden na meron tayo, yung bigat, yung mga past natin, hindi pa natin na-release sa Lord, bakit hindi natin i-release sa Kanya? Kung yung pala yung gusto ng Diyos, nasasambay mo siya kahit yung pinagdadaanan ka, yung pala yung gusto ng Lord, na kaya mong humarap sa Kanya kahit yung pinagdadaanan ka. Amen? Hindi ko po alam sa inyo kung meron kayong mga pinagdadaanan. Baka meron pa, mga nakatago pala, hindi nyo pala ibibigay sa Lord. Ibigay ko namin sa Lord. Dahil yun po yung totoong pagsamba at malalo na relasyon sa Diyos. Binampanguli, mga kapatid, ang malalim na pagsamba ay malalim ang relasyon sa Diyos. Lalalim lang po yung relasyon natin sa Diyos kapag kayong pagsamba mo sa Diyos ay malalim. Pag mababaw po ang pagsamba mo sa Diyos, mababaw ang relasyon mo sa Kanya. Kaya kagaya ng sabi ko sa inyo, diniscuss ko na sa inyo kung paano lumalim sa pagsamba sa Diyos. Gawin natin ito. Nang sa gayon, this year, malalim ang relasyon sa Diyos. At anuman ang yung pagkaanan sa taong ito, kayang-kaya mong magtagumpayan, kayang-kaya mong magpuri, mag-worship sa Lord. Anong dahilan? Dahil may malalim ka ng relasyon sa Kanya. At anytime, iko-comfort niya sa mga pinagdadaanan sa buhay. Amen po ba doon? So mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo.